nga pala sa lahat ng aking kapatid na nasa iba't ibang lugar. Ingat kayo mga tol sa lahat ng aking kamag-anak sa buong Pilipinas. Yung dami ha. At sa lahat ng aming mahal sa buhay. Ingat po tayong lahat at sa lahat ng ating mga kababayan na frontliners. At salamat po sa inyong sakripisyo. God bless us. Yun. So, good morning mga radicals. So, kamusta ang ating buhay in enhanced community quarantine? So, ngayong umaga, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng logo. Yung simpleng logo, basic logo sa CorelDRAW. So, gagawa mo tayo ng bilog. Para magawa mo to, So, punta muna tayo dito, file, new, pwedeng control N, pwedeng dito, okay? Then, ang gagawin natin logo ay Michael Moscoso, blog, okay? Michael na lang. Michael blog. Then, kung anong size, pwedeng ilagay nyo na agad yung size dito. 3 inches. Ako kasi, mostly ginagamit ko dito, RGB, naka 3, automatic na 300 dpi. Tapos, pwedeng, kayo na mamili kung saan kayo comfortable ng sukat. Pwedeng inches, millimeter, points, pcast points, points din, pixel, ito, etc. Feet, centimeters, meters. Kayo nang bahala. Ako kasi, mas comfortable ako mostly yung ginagamit sa mga pag-sticker is inches talaga. So, okay. Yan. So, gawa tayo ng bilog. Ang paggawa naman ng circle, ellipse tool yun, ellipse tool ang tawag, is hindi mo pwedeng i-drag lang yan. Okay? Ang gagawin nyo ay pindutin nyo yung control. Okay? Para proportion yung galaw ng bilog natin. So, 3 inches tayo. So, hindi naman agad makukuha ng 0-0 3 inches. Pindutin ito lagi ito. Kailangan naka-ano siya? Naka-lock ratio. Yan. Para proportion yung galawan natin. Enter. Okay? Pansin nyo. Proportion siya. So, gagawa tayo ng simpleng logo na ayan na sa bilog. Okay? So, ito nga pala, paliwanag ko muna. May dalawang klaseng paglalagay ng text dito sa bilog. So, una, dito. Okay. So, pwede ka dito sa circle. Ang gawin natin is Michael Moscoso. Then, drag nyo lang siya pababa. Pwede maglagay ka kayo ng space. Yan. Tapos, pili kayo ng font. Impact lang. Kasi yan yung normal naman na ginagamit. Then, para malaman nyo naka-sintro siya sa bilog, gawa nyo lang ito. Click nyo lang yung circle. Then, sintro nyo lang ito doon. Dito sa arrow na yan. Then, click ulit ang circle. Yan. Okay. So, para ma-determine nyo yan. Tiyan mo, wala tayo sa sintro. So, i-sintro natin. Okay. So, pwede nyo rin galawin yung space ng bawat litra dito sa shape tool. Click nyo lang yung text. Yan. Kayo nang bahala kung anong gusto nyong distance ng bawat isa. Tapos, pwede nyo pa siyang i-enlarge. Pwede nyo pa lakihan. Si Michael Moscoso. Yan. So, maganda yung tama lang ang ang pagkaka... Yan. Pwede dito ka sa labas. Yan.
Bahala kayo, kung bahala kayo mga kalikas kung saan kayo mas magiging komportable ng pagpapaikot na ano. Then, punta lang kayo sa arrange, break part, yan. Then, gawa ulit ka ng bago. So, ito naman yung isang ginagamit ko dyan. Kung hindi nyo yung makuha, kung hindi nyo makuha, dito nyo na i-type mo sa labas. Limbawa, Michael Moscoso, usapang sticker. Usapang sticker. 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 Ayan. So, punta lang kayo sa, no, sa text. Hanapin nyo yung fit text to path. Okay. Yan. Matik na yan. Then, punta nyo lang to mirror text. Click nyo itong isa. Then, click nyo itong isa. Okay. Tapos, medyo tabi-tabi siya. Kung ayaw nyo ng ganyan, click nyo uli yun. Yun. Simpras lang siya mga kadigals. Tapos, impact uli. Ayan. So, medyo tabi-tabi talaga siya. Ayusin na natin. Then, lagyan natin sa sentro ay yung ano, blog. Okay. So, punta ulit kayo sa arrange para matanggal yan. Yan. Ano? So, break apart kasi yon yung ano yon. So, iwiwalay na. Halimbawa, ang gusto mo naman eh, mayroon pang ano sa ano. Ayan. Yan, tapos gawan mo pa ng ano, yung circle niya, pwede mo lagyan din. Punta ka na sa contour, outside, kung anong kapalang gusto mo. Yan. Yung nasa loob pwede rin, inside. Yan. Ito yung basic paggagawa ng logo mga kadikal. So, ang gawin naman natin is ating kulayan. Ito yung before niya. Punta ka na arrange. Break contour group apart para makulayan mo ito. Bago ang gusto kong kulay is orange. Tapos tanggalin mo yung ano niya. Tapos. Ay. Punta uli kayo. Ayan. Tapos nawala yung vlogs natin, pindutin nyo lang yung control home. Yun. Para lumabas siya. So, pwedeng center. Yan. Para nakasentro lahat. So, ito na mga decals. Simpleng logo natin. Pwede pa natin ano, bagyan na isa. Ayan. Control N. So, ito na. Ito yung simpleng ano, logo natin. Paggagawa ng logo. So, sana may natutunan kayo dito mga radicals. So, bigyan ko pa kayo ng isa pang ano, sa pang option. Yun naman sa paglalagay ng kulay, depende na sa inyo mga kadikals kung ano yung personality nyo, kung ano yung gusto nyong logo. Ayan.
Ito lang yung basic logo. How to create basic logo in Corel Draw X5. So, ayun mga decals, ah, kung meron kayong mga gustong topic or gustong ipagawa sa aking tutorial sa Corel Draw kahit sa Photoshop, message lang kayo sa baba ng video na to. At sa next vlog ko, yun ang aking gagawin para makatulong ako sa inyo at matulungan ko kayo doon sa pag-improve, doon sa gusto nyo pang matutunan about sa pag-redesign. Saka makatulong din ako kung kayo gusto magsimula ng negosyo sa pag-printing para ano, para nang sa ganun eh, sabay-sabay tayong ano, umasinso, ika nga, sa pag-negosyo. So marami kasi nagtatanong kung paano daw ang ano, dahil wala pa daw silang idea sa Corel Draw. So ito yung unang step, tapos bigyan ko kayo ng isa pa doon sa pag sa paggagawa ng ano, rasta colors. So Michael Moscoso. Okay. So impact lang tayo para makapal talaga yung font. Okay. So ito naman is para doon sa paggagawa ng rasta colors sa Corel Draw. So basic din to, basic din. So gawa lang tayo ng ano, ganito. Ayan. So pag nakaganyan ka na, ang gawin mo lang, punta ka dito sa shaping tool. Bawa'y tirid na to. Ayan. Punta ka ng shaping tool. Ito, pwede dito, dito kasi makikita yung ano, wide, trim, intersect, simplify, front minus back, back minus front, boundary. So ang gagamitin natin mga decals is intersect. Okay, intersect with. Okay. So ano bang nauna pag sa rasta? Green. Yeah, green. Then intersect ulit. Ayan. Green, red, yellow. Parang yun natang kulay. Yan na, mga kalikals. So, ito na yung simpleng way na paggagawa ng rasta color sa Corel Draw. So, pansin nyo mga kalikals. Kaya kasi ginagamit si Corel Draw sa mga sticker decals is tingnan mo kung kano siya ka-quality. Ayan. Ayan, di ba? Kapag kinat mo yan, hindi katulad sa Photoshop, pag sinuso mo ng malapitan, is blurred yung tabihan. Ito talaga, kahit ilapit mo ng ilapit, wala, sulit talaga siya. So, ang tanong naman kasi ng iba, paano naman ka-decals kapag ikakat siya sa sticker? Paano ang proseso? So, ang ginagawa ko niyang ka-decals, minsan, dalawang klase yung mga ka-decals ang pagkakat. So, mayroon tayong ganito. Ang gagawin mo lang, hiwalay-hiwalay mo lang yan. Ito yung simpleng way. Yan. Ito naman, gawin mo dito, kung hindi mo ayaw mo nang mahirapan, gawin mo dito mga recalls, buuin mo na itong i-cut. Huwag mo nang putulin. Pwede rin to ha, pwede rin. Isa rin to sa option, para hindi ka mahirapan. Buuin mo na yan, i-cut sa cutter platter mo, din ito na yon. Tapos, ito. So, ang gagawin mo na lang, patatamain mo to using transfer tape paper. Yan. Oh, ganyan lang. Kung anong ginawa ko dito, yun din ang gagawin mo sa actual. Oh. Diba? Andali. So, ang isa naman ginagawa dyan, pinuputol to.
So pinagtatat to siya. Ititrim lang natin. Kontrolan nyo lang. Trim natin. Okay. So, ito din yung isang way ng iba. Okay. So, ang gagawin lang din. Tadin! Oh. Yan. So, yan yung dalawang way ng paggagawa ng rasta colors, mga radicals. Kung saan kayo mapapadali. Ito ganun din. Pagtatapatin mo lang din. Kasi pinuto lang natin siya eh. Oh. Yeah, buo na. So, minsan, karamihan sa nagpapadigals mga kadigals is walang mga dalang sariling pile. So, ikaw yung talagang magte-trace. So, tuturuan ko kayo, dahil may oras pa tayo, tuturuan ko kayo kung paano ano pa ba? Ano pa ba pwedeng ano? Ang pintol, next na natin, next vlog. So, ano pa ba pwedeng ano yun? So, ano naman? Yung pa-curve. Okay. Okay, so ganito. Tapos, ito pa yung isang ano, mga kadigas pag magkakat kayo ng sticker. So, turuan ko kayo. Kasi hindi lahat ng text ay pwede mo agad i-cut. Miguel Moscoso. Lalo na dito sa mga script. So, papakita ko kayo ng sample. Yan ito. So, ito kasi, pag ito yung napili ni client mo, halimbawa, magpapagawa ng pangalan, ay hindi mo agad siya pwedeng i-cut kasi nga, mayroon niyang dito sa mga to, ito, papakita ko sa inyo. Punta kayo dito sa, ito, right click. Pansin niyo mga radicals, oh, ito, ito mga to. Ito yung magiging problema niyo pag kinat niyo sa cutter platter, putol-putol yan. So, ang gagawin niyo is punta kayo dito. Sa shipping. Iwawild nyo yan mga kadigals. Wild. W-E-L-D. Pindutin nyo ito. Wild 2. Wait lang. Para makita nyo yung pagkakaiba. Ay, sorry. Okay. So, dapat nakaganito siya mga kadigals. Pag ikakat nyo na. Yung lahat ng script font na gagamitin nyo. Okay? Para hindi masayang yung materialis nyo. So, gusto ko lang ituro sa inyo para hindi na masayang talaga yung materialis na gagamitin nyo. So, yun lang mga kadigals. At sana may natutunan kayo dito sa ating unang vlog. So, thank you nga pala sa aking asawa kasi nga siya ay nagtitraining siya para sa home base job. So, ito yung unang isa pala sa mga natutunan niya doon sa kanyang training. So, nagagamit ko naman siya ngayon. Thanks God at mga magiging maayos na yung pagbibigay ko ng mga basic tutorial sa paggagawa ng mga logo, using CorelDRAW, kung paano mag-cut sa kuye. Lahat ituturo natin. Basic to advanced tayo. So, magsisimula na tayo sa basic, then advanced tayo sa paggagawa ng design. So, comment lang kayo mga kadigals. Wag nyo din kalimutan mag-subscribe at mag-comment, like, and share din sa ating YouTube channel para mas madami pa tayong mas madami pa tayong matulungan ng kapwa nating artist o kababayan na gusto rin magsimula ng negosyo sa ganito. So, yun lang mga kadigals at ingat kayo sa ating kalaban ngayon sa ating nararanasang crisis na pandemic. So, sana makatulong itong aking ginawang vlog. God bless sa ating lahat. Ingat po kayo, mga kadigals.
Ingat po, ingat. Shoutout nga pala sa buong RG community, lalo na sa Arjun Batangas. Stay at home at stay safe mga kadigals. Aho! Shoutout.